pinaglalaban natin na huwag magkaroon ng divorce law. Pero bakit ang church, instead na divorce law, marami akong naririnig annulment. Eh, ganun din naman pala eh, papahiwalayin mo. So bakit hindi niyo tanggapin na lang magkaroon ng divorce law? Ano bang pagkaiba nito? Actually, malaki kaibahan, Elvi. Mm-hmm. Ang annulment term in itself, sa simbahan, sa great difference. Yung ginagawa ng simbahan sa matrimonial court sa simbahan, it's declaration of nullity, whereas a civil court is annulment. Now, the simbahan, we never allow annulment, but we process declaration of nullity. Anong kaibahan ito? Yung annulment presupposes a valid marriage. Now, kung ang marriage ay valid, no power on earth could ever dissolve the bond of marriage. Kaya sabi ni Jesus na kung sa institution ng marriage, Christ elevated the natural institution of marriage into a sacrament. And ang sabi ni Kristo na whatever God has united, let no man put asunder, no man divide. Mm-hmm. Now, walang power on earth to dissolve the bond of marriage when you have contracted a valid marriage. Mm-hmm. That in annulment, we presuppose a valid marriage. We cannot do anything about that because we do not have the power to dissolve the bond of marriage that was contracted. Okay. Now, sa simbahan, sa matrimonial court ng simbahan, yung mga kasong dumarating sa atin, ang tinitingnan ng simbahan, ang dissolution, declaration of nullity, meaning from the beginning, there was no valid marriage. Okay. Although it had appearance of a valid marriage, but if you look closely sa elements ng marriage, merong kulang na good enough to invalidate that marriage. Okay. There was never any valid marriage nung kinasal sila sa simbahan. One example is insanity. Eh kung kulang ang pag-iisip ng one or both parties, they do not contract a valid marriage because they do not know the essential properties in the ends of marriage. Kaya when you establish na they are not in full control the mental faculties, yun ang i-prove mo. Kung if that is proven beyond reasonable doubt, then the church declares this marriage is invalid ab initio from the beginning because of this ground. So maraming grounds yun. So yun ang tinitingnan si Bana. We do not have the power to dissolve if the marriage is valid. Pero if there are impediments, may mga impediments na nakikita natin sa marriage, na nagiging invalid yung marriage because of those impediments. Ano itong mga impediments? Based experience? Marami yan. Yung insanity. Yung consanguinity, yung impotence, yung maraming kwan yan, maraming factors. Lack of due discretion, yung maraming factors yung mga titingnan natin sa mga grounds for na declaration of nullity. Yun ang kaibahan. So kung sabihin natin annulment, valid yung marriage from the beginning. Pag sinabi natin ang dissolution, yung declaration of nullity, that means from the beginning, ab initio, there was no valid marriage. Ganun pa. It only had appearance of a valid marriage. So pala, ang annulment. Isa pa yung shotgun wedding, yung mga napipwersa. Presentation ng person, iba pala ang tumayo doon na invalid din invalid. Yun. So may mga ganung cases pala. Maraming cases. Very interesting pala, no? Iba yung annulment sa inyo is nullity, di ba? Kasi yes. Annulment is done in the civil court. Yun yata ang magastos, di ba? Kasi sabi nila, naririnig ko lalo sa mga artista o sa mga mayroong kaya, sasabi nila, para magkaroon ng annulment, laki ng gasto, but not in the church. Sa church naman, meron kayong court eh. Sabi nyo, may court kayo, may hearing, di ba? Tapos, hindi naman siguro ganun kalaki ang gastos, di ba? O may gastos sometimes, din na may gastos din tayo. Sometimes, wag na lang, hindi lang ako pupunta sa ecclesiastical court dahil magastos at matagal. No, that should not be the reason.
Because yung another thing is, yung ecclesiastical court is another pastoral arm ng simbahan, again for the salvation of souls. Yes, okay. So sometimes you know, there are people living in invalid marriages and nagkakasala sila dahil doon, matulungan naman ang simbahan. Mm. Now, if you say expensive, hindi naman talaga expensive. If hindi nyo kaya, just tell the court na hindi nyo kaya yung mga expenses. Because you know, we only ask for, you know, like, we ask for monetary assistance kasi we have to pay for the, like, mga expenses, band papers, open bands, computers, yung people working the staff, ganon. Meron tayong mga incidental expenses. Ah, pero okay. If you cannot afford it, just tell the church, the court, because again, this is not a pastoral arm. It's not a money-making venture. Mm-hmm. This is to help the people. If you cannot afford, you do not have the means to, you know, really give your assistance, okay, na, we proceed because this is gratis. So, that's why pwedeng magbigay, we accept we welcome it to subsidize the others. Sa mga expenses, na pagbayad sa clerk of court. So yung tawag pala sa inyo, ecclesiastical court. Who composed this ecclesiastical court? By law, every diocese should have its own ecclesiastical court. Ah, okay. Now, automatically, the bishop is the judge. Okay. But pastorally speaking, it's not good for the bishop to judge his subjects. Kaya may tinatawag tayo na, the bishop may delegate that to a judicial vicar, a pari na, who is an expert in canon law. Kaya kailangan ng mga canon lawyer sa simbahan para i-delegate ng obispo yung trabaho sa ecclesiastical court to do this job. So usually ilan ito? Composed of 3 or 5 magistrates? Mga tatlo, okay na. Tatlo pwede na. So malaking trabaho din pala ito. Kasi depende sa kwan, depende sa, because you have to look for the witnesses para to establish the truth beyond reasonable doubt. Kaya sabi na lang, yung iba nang sasabi na, matagal ang proseso si Ma. Matagal kung matagal ka rin maghanap sa mga witnesses. So madali lang kung madali. Dapat kung saan siya kinasal doon? O let's say, paano? Kung saan place of marriage contract or kung saan ang domicile ngayon nila, kung saan sila nakatira ngayon. Kung let's say nag-asawa sila sa Quezon City, tapos nakatira sila ngayon sa, let's say, sa Bulacan. Pwede na sila mag-file sa Bulacan. Para ma-establish yung relation, yung truth about tapos it. Tapos kung like one of the parties who filed the case kung nasa Pilipinas and the other party is now living somewhere else abroad, dahil ang distance, kung ang simbahan, dahil universal ang simbahan, yung court dito, pwede ipadala wherever that person is, the other person is. Ipadala niya ang mga questionnaires doon sa obispo ng area to call that person and answer the question. Kasi ibang hearing sa simbahan, hindi hearing ka katulad sa civil court na magharap-harapan. It's an interview between the party opposing concerned at yung sa ating judicial vicar. So never parang, pa sila nagkakaharap? No, hindi. So, kunyari, yung lalaki nag-file, so i-interviewin siya. Tapos yung babae, kung wala dito, let's say, nasa probinsya, so may a-assign kayo kung sino yung bishop doon sa probinsya, yung set of questions, sasagutin naman. So hindi ibig sabihin yung judge ang magta-travel all hindi, the way, hindi. Tapos based on the answers and the facts, tsaka witnesses, yung witness, ini-interview niyo talaga. Tapos doon yung ibebe. So usually, yung pinakamadali, ilan araw na nanonullify ang marriage? Tsaka yung pinakamatagal? Hindi naman, depende sa case-to-case basis . Hindi natin malaman. Wala yung madali. Hindi naman yung masalang madali. Talagang pag-aaralan talaga. Kasi you don't have to rush yung search for truth. It has to be beyond reasonable doubt. Talagang, so, you have to ascertain, baka magkamali ka doon sa ano. Wala kayong power to dissolve a marriage pag once it is valid, di ba? But God has put together, let no man put asunder. Yes. Wala tayong power doon. Magbabalik po ang power tonight with Elvira.